maraming bata ang nasakali. Ayon sa isang ulat, may naitalang 250,000 na batang kalye sa Pilipinas bago pumasok ang taong 2000. Araw-araw, ang mga batang ito ay nahaharap sa mga peligro ng kapaligiran na siyang sumusubok sa kanilang kakahayang mabuhay sa gitna ng kahirapan. Sa isang pag-aaral ng Surian ng Pananaliksik sa Pagkain at Nutrisyon sa Food and Nutrition Research Institute ng Kagawaran ng Agham at Teknolohiya o Department of Science and Technology noong taong 2000, sinuri ang mga paraan at katangian ng mga batang kalye na maaaring maka-impluwensya sa kanilang pangkabuhayang kalagayan sa nutrisyon. Ayon sa pananaliksik na ito, napag-alamang ilan sa mga bagay na negatibong nakakaapekto sa kalagayang nutrisyon ng mga batang tulad nila ay ang mga sumusunod. Ang mas mahabang oras na ginugugol sa lansangan upang kumita ng pera. Ang pamumulot ng basura bilang pangunahing uri ng pinagkakakitaan. Ang pagkakaroon ng mas malaking kita kaysa sa 50 pesos sa loob ng isang maghapong pagtatrabaho na maaari nilang gamitin sa ibang bagay bukod sa pagkain. Ang paglalaan ng parte ng kanilang kita para sa pagsusugal na kung saan pumapangalawa lamang ang gastusing pangpagkain. At ang mababang kalidad ng kanilang mga kinakain. Dala ng matinding pangangailangan, ang mga batang kalye ay napag-alamang lumalapit sa mga kamag-anakan, kaibigan, at sa mga tanggapang may ibinibigay na tulong tulad ng pagkain o pansamantalang tuluyan. Dahil sa kanilang kalagayan ay mas nakokompromiso sa paglala ng pangkabuo ang kahirapan sa ating bansa na ayon sa estadistiko kung saan 32.7% ng pamilyang Pilipino ay nahirap. Ang masusing pagbigay ng solusyon sa problemang ito ay kinakailangan. Alagaan yung mga kapatid mo. Hindi po. Kung ano yung pangarap mo? Sana po, magkakaroon ko maging doctor para pag may sakit yung mga kapatid ko, ako po yung ano pa yung mga gusto mo? Ano yung mga gusto mo ngayon? Ganun. Ang gusto ko po, sana po, mga ano po. Pero kapatid pa po kami sa ina. Nung isa po may asawa, yung isa doon sa Mandaluyong, sa Marikina. Ano gusto niyo magbago sa sistema ng gobyerno natin? Hindi, ayoko pa sa school niyo, gano'n. Gusto lang po namin makatapos para matulungan namin. Tingin mo ginagawa ng gobyerno lahat ng kaya nila para makatulong sa mga... Opo. Okay.
yung di ba delikado sa inyo dito tuwing gabi? Di ba kayo natatakot? Hindi naman ako natutulog dito. Doon kami natutulog sa pagkano tuwing gabi. Nakakatakot yung mga pagkano gabi. Nakakatakot minsan. Sabi. Saan kayo nakatira? Maisa. Saan doon? May bahay kayo doon? Si, ano, anong lagi mong ginagawa pag sa libreng oras mo pag wala kayo sa studio na? Gumagala. Gumagala? Saan kayo gumagala? Dito lang. Pag gumagala kayo, anong mga ginagawa? Agis sa akin, Julie, bali. Ano yung mga nalala? Agis sa akin. May mga magulang pa kayo? Apo. Lasan sila? Ako po yung tatapos. Layo. Saan? Sa Santa Cruz. Saan yun? Ikaw. Diyan lang daw tayo sa misa na gusto lang yun. Magkano ano kayo? Wala. Friends. Anong ginagawa nyo lagi araw-araw? Lalaro lang yun. Lalaro kayo? Ano? Ano? Ano gusto niyo maging paglaki? Police. Police? Ako gusto mo maging police? Ikaw din, police? Anong... Nag-aaral kayo ngayon? Saan kayo nag-school? Kabini. Anong mga ginagawa niyo lagi? Para mana? Para kumuha ng pera? Nagtanong kami ng iilang estudyante mula sa Mapua Institute of Technology upang makapagsaliksik sa mga opinyon nila tungkol sa mga batang naninirahan sa kalye. Tungkol sa mga batang kalye, nasa magulang kasi nila yan. Nagumayaan ang magulang, hindi naman wala ng mga tirahan sa kalsada, gumagawa pa ng mga bata. Kaya tuloy naman ako yung batang kalye. Ano, kasi dapat hindi nila binibigyan kasi mas lalong nagbabago yung ano, aabusuhin nila yung mga tao, hingi lang sila nangingin ng pera. Tapos ginagamit naman nila sa mali. So, mas dumadami yung mga naaapektuhan ng mga pakalat-kalat diyan sa daan kasi tinatamad na magtrabaho yung mga magulang nila. So yung opinion ko lang about sa mga street children, syempre first of all, kawawa sila. Di ba dapat nag-aaral sila ngayon, pero yun nga, wala silang pera, kaya sila makapag-aaral. So siguro yung mga ganong bata, dapat bigyan sila ng chance na makapagpunta sa school para din maganda rin yung kinabukasan nila. And tulungan din sila, yun, tulungan sila makahanap buhay para din sa kanyang pakasa nila. So yun, help the street children lang. So tingin ko kaya may mga street children kasi sa mga pabayang pabayang. Ang mga street children, yan yung mga batang mga pinagplanuhan ng mga magulang nila, ngunit hindi naisip ng mga magulang nila na hindi nila kayang matugunan ang mga pangangailangan nila, mga kanilang mga anak. Ngayon, ang naisip ko na para masolusyonan ng problemang ito ay dapat bigyan ng mga ng gobyerno natin ng mas bigyang pansin ng gobyerno
ang mga kababata nating palaboy-laboy, bigyan ng sapat na nutrisyon, ganun, at bigyan ng tahanan, ganun, para sa kanila, kung wala man silang magulang. Inire-recommenda ang pinag-ibayong suportang pangnutrisyon, pangkalusugan at pangkabuhayan na dapat ibigay sa mga batang kalye. Ayon pa sa mga eksperto, ang mga ahensya ng gobyerno, non-governmental organizations, paaralan, komunidad at pamilya ay nakikitang dapat nagkakaisa sa pagtulong sa mga batang kalye hanggang sa kalaunan ay maialis na sila sa lansangan at tuluyan na silang mamuhay ng malayo sa peligro. Ang pangangalagaan ang kapakanan ng mga kabataan tulad ng pagbibigay ng karampatang pagkakataon upang sila ay mamuhay ng maayos ay makakatulong din sa kalaunan sa ating pamayanan at pangkabuuang ekonomiya. Maaari pang masolusyonan ang problemang ito. Mayroon pang pag-asa na maiahon ng Pilipinas sa kahirapan. Ang mga Pilipino ang nagdulot ng kahirapan sa bansa kaya tayo din mismo ang magbabalik nito sa tunay na kalidad. Tayo lamang mismo ang mayroong kakayanan na maiahon ng ating bansa na kinalakihan sa kahirapan. Hindi pa huli ang lahat para sa pagbabago. Simulan nating baguhin ang ating mga sarili at ito ang magdadala sa atin patungo sa pag-aho ng ating sariling bansa sa kahirapan. Ang gobyerno ay may mga isinasagawa ng programa tulad ng sex education program, family planning, feeding program at iba pang anti-poverty na mga programa.